Okay, ito yung aking mga sibuyas na nakaligtaan ko sa kusina. Kung mapapansin nyo, medyo kulubot na at yung iba ay medyo malalambot na. Pero pwede pa natin itong mapakinabangan para maitanim pa natin. Ang gawin lang natin bago natin itanim, tanggalin lang natin itong medyo pahabang ito. Pwede natin gupitin bago natin siya itanim para ito yung way para mas madali siya makapagdahon. At syempre, yung lupa na gagamitin natin, kagaya pa rin ng madalas kong isadya sa inyo, gumagamit ako ng tatlong parte ng lupa, isang parte ng carbonized rice hull, isang parte ng coco peat. Kung wala kayong coco peat, pwede kayong gumamit ng rice hull. At isang parte ng vermicast. Yung vermicast, ito po yung magiging pataba natin. Kung marami kayong vermicast, pwede nyong dagdagan pa yan para mas lalong maging mataba. At syempre, kapag ka mataba, syempre mataba din yung mga dahon at maganda yung kulay niya. Kapag itatanim na natin, mas maganda yung tamang distansya ng mga sibuyas para hindi sila nagsisiksikan kapag ka nagkaroon na sila ng mga dahon. At syempre kapag ka ang sibuyas kasi ay medyo dikit-dikit sila, yung mga ugat nila nagkakaroon ng kompetisyon ng sa pagkuha ng nutrisyon sa ilalim ng lupa. So yung tamang distansya niya halimbawa ganito. Ibaon niyo lang ng konti, hindi naman kailangang ibaon siya sa lupa, tama lang na nakausli yung kanyang ibabaw na parte.